Jack, sa'yo naman, ano yung backstory mo? No? You came to a school na ano, na PCU, no? Pero wala siya sa NCAA, wala siya sa UAAP. Yung chances mo of getting recognized is gonna be hard. Pero what was running through your head na yun nga, PCU yung pinasukan mo, no? At wala ka bang ibang teams na pinag-applyan or pinag-tryoutan before PCU? Actually po kasi, bakit po ko na pa-basketball? Kasi wala po talaga kasi hindi ko naman kasi iniisip yung basketball talaga eh dati. So siguro naging hanggang high school, graduate ako ng high school, naging varsity ako ng volleyball player. So nung nasa PCU na po kasi ako noon. Wala, nag-aaral lang talaga ako noon. Kasi wala din naman varsity ang ano noon eh, PCU. Kasi na-disband na sila. So one time lang kasi yung parang gumabalik may bagong mga coaches. So nag-hire sila ng mga bagong coaches sila. Yun sila Coach Pato Tolentino, sila Coach Elvis Tolentino, ayun. So parang nagpa-try out sila. Ako naman parang nakita ko lang, hindi ko lang kasi yung time na yun, puro lang paganda ako ng katawan eh, magpaganda ng katawan, ganito ganyan. So sabi ko, bakit yan nagpapaganda ko? Ayun. Model. Para model. Ano? I-try mo, mag-try out ka yan, takbuhan yan. Parang madagdag yung mga, yung isa, lower arms mo. So, baka dyan na mawala. So, hindi kasi ako nagre-rise. Pero nag-try na ako, nag-practice nun. Sabi ko, mga naka 3 days pa lang ata ako, sabi ko, bro, hindi ko kaya mag-practice nang walang kinakain. So, ayaw ko na, hindi na ako tutuloy mag-training. So, nung nag parang alam mo yun, yung pang-apat na araw, matutulog sa gabi, parang napapanaginipan ko, talbog ng bola. Kinabukasan, napanaginipan ko na naman. So sabi ko, try ko ulit, pero kakain ako ng kain. So hanggang ngayon, sa nagtuloy-tuloy, nawala na yung pag-model, mga ganyan yan, papaganda ng katawan. Gusto ko mag-training na lang ng basketball. Feeling ko hinahanap ng katawan ko. O hinahanap ng utak ko yung basketball. So ayun, nagtuloy-tuloy. Hanggang sa, hindi ko nga alam paano ako natuto eh. Actually, ayun, sila, nagpapasalamat din talaga ako kila Coach Elvis, saka kay Coach Chato Tolentino na sila talaga nagpursige na paano matuto. Kasi nung unang tryout ko dun, hindi ako marunong lumayap ng kaliwa. Hindi ako marunong lumayap ng kanan. Kumbaga, malakas lang talaga ako talon. Talon lang talaga yung pinanlalabang ko nun. Saka yung sipag. Ayun lang. Pero siguro hanggang mga ilang buwan natuto ako. Sakuragi. Ano, Michi? Sakuragi story. Sakuragi story. Sakuragi. Ganun na ganun. Sakuragi. Siya naman talaga yun eh. Literal talaga na hindi ako marunong lumayap, lalo sa kaliwa. Laging sa liwa. Sa liwa. Yun. So, umabot ako na itong buwan, mga months. Ayun, natutunan na ako lumayap ng kaliwa, paunti-unti. Marunong na akong dumang, pero top ring. Alam mo yun? Ayun, top ring lang. Nagtyaga lang ako hanggang sa natuto, nag-improve ng konti. Ayun, tyaga na hanggang sa nagtyaga. Pero ilang taon bago ka nakapunta sa ano, sa PBA? Pag-usapan naman natin yung ano, kumbaga, syempre, maraming mga player na actually mga coaches, ginagawa ka ng istorya. Ang tagal mong naghantay ng opportunity mo, tapos nung nagkaroon ka ng opportunity, you grab it, and now, no, isa ka na sa mga staple names sa PBA ngayon, no? Describe to us yung journey na yon na hindi ka na-draft. Mga ilang taon yon bago ka na tinawagan ng ano, Colombian Jeep? Parang piling ko mga 3 taon din po ata ako naglaro sa team. Tatlo, no? Parang yung ang kwento po kasi noon,
nung after nung drafting na yun, ayoko na po talaga maglaro kasi parang alam mo yun na parang sabi ko kasi medyo kasi sa combine naman para magandang may create naman ako. So sabi ko siyempre nag-expect ako kasi mga lumalabas din na uy kasama ko sa mock draft ganyan. So nag-expect ako. Pero nandun din yung doubt na kasi hindi rin ako kilala. Kasi parang ilang, parang 2 seasons lang ata ako naglaro sa ano eh. Ah, o tama, 2 seasons na naglaro sa D-League nun bago ako magpa-draft. So yun, sabi ko, nung hindi ako na-draft, hindi natawag yung pangalan ko, uwian na, pinatay na yung sa Robinson, yung mga ilaw. Muwi na ako nun. Girlfriend ko ngayon, iniwan ko na dun eh. So sama nang ano mo yun. So parang nawala na ako sa sarili ko. Pinaandar ko sa sakyan, buwi na ako. Literal? Ah, literal, okay, kala ko iniwan mong... Hindi, yung kala ko iniwan mo na lang. Okay, sige. Linawin natin kung ano yung iniwan. Pero ano naman yan, kasama niya kasi yung tita niya, yung tita niyang mamaya pa na. So, kasama niya doon. Pero may sasakyan sila. Alam mo yung dinaanan ko na lang sila after ng drafting, parang kasi down na ako noon. Na hindi ko lang, uy, girlfriend ko pala yun, iniwan ko. So, naimasmasan na lang ako nung nasa bahay na ako kasi sabi ko, yung ano maglaro, ayaw ko na. So, ipupurso ko na lang yung ano ko, yung sa course ko na kinukuha. Kasi yun yung time na yun na hindi ko na, yung ang kulang ko na lang yung sa OJT ko eh. Tapos, graduate na ako. So, yun, sabi ko, mag-ibang bansa na lang ako. Yun. Tapos, nag-message sa akin, tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, iniwan mo kami dito. Sabi ko, ay sorry, so wala, sobrang down lang talaga ako. No, hindi ko na alam na nandun pala kayo, wala, as in zero talaga yung ano ko nun. Sabi ko, as in wala na akong maisip, wala akong maalala. Parang sobrang nag-down to zero talaga ako, sabi ko. Sabi niya, Nag-amnesia ka? Hindi, tapos sabi ko, ay sabi niya naman sa akin, lahat ng yan, trial lang kasi hindi naman ibibigay ni God sa'yo ng madalian lang, sabi niya sa akin. So, kinakausap-kausap niya ako para may umasmasan. So, naimasmasan ako, biglang tumawag si Coach Bonnie sa akin. Pinapapunta ako dun sa Global Port nun. Naka 2 weeks din ata ako dun na nagpa-practice. So, maganda naman yung pinapractice ko. Kaya lang, biglang dumating si Reuter. Siyempre, mas may pangalan si Reuter sa akin. Siya yung na-line up. Ako ngayon, nawala. So, hindi ako kinuha, hindi ako pinapirma. So, panibagong ano naman, mga after 2 weeks, tumawag ulit si Coach Bonnie sa akin. Sabi niya sa akin, na, Jack, may team na team yan sa D-League. Kukunin ka namin, sabi niya sa akin. Kunin ka namin, magkano ba monthly mo, ganyan. Sabi ko, kayo na bahala, coach. Basta mga paglaro lang ako, sabi ko. Gusto ko lang maglaro. So yun, yun yung time naman dyan kami naging kampi ni Gio. Naging kampi kami dyan ni Gio. Tapos after nun, yun na, nagpuro sa D-League na ako nun. Nagpukuha na ako. Nag-Rakal, nag-Taida. Tapos balik ulit ng Rakal. Ayun na yung na mga tatlong taon din. Siguro kasi ayun na yung wala naman na kasi yung kumapansin na dati. So, ngayon, nagtyaga lang ako na naglaro ng D-League hanggang umabot kami ng finals. Ngayon, doon ako napansin. Doon ako nakita ata ng... Doon ko napansin talaga yung finals. Doon. Talaga. No. Sa playoff. Simula ng playoff noon. Kasi parang average ko lagi kasi double-double. Tapos ako pa bumabantay kay... Yung sa CEO na ano, sa Cafe France, yung negro. Grabe naman yan. Ebondo. Ganyan kalakas yan. Ay! Buhat na yun. Talut! So ayun, doon na nagsimula na parang doon na kinakausap na ako. Kasi nag-tune up din kami ng Rakal taka kay ano eh, Mahindra pa lang. Nag-tune up kami ng Rakal taka Mahindra, may import pa sila noon. Eh maganda rin yung nilaro ko noon. Binantayan mo yung import? Isa na import. Important na yung Atlantic.
Tapos, si Marky. Si James. So, James White. Oh, James White yun. Bata pa siya nun eh. Manipis. Oh, ito, manipis. So, manipis ang kasaan. Binugbog mo. Grabe ka naman sa bugbog. Hindi eh. Lambing lang. Hindi pa nga tapos eh. Kaya nga. Lambing lang yun. Ayan. Ang bugbog, grabe ka naman. So yun, hanggang dun, sa napansin na ako dun, lalo na umabot na kami ng finals, dun na, after nun, kinausap na ako, sabi ko, hindi lang din, sila yung kumontak nun sa akin, pati at Meralco, kay Enlex, pero syempre, mas, napinili ko na yung isa kaya na feeling ko gagamitin ako eh. Ayun, doon na nagsimula. So, yun. After ng game namin, practice na ako kasi mabawasan. Hindi ba pinili mo yung Kia dahil malapit yung practice area? Hindi. Diba? Taga Paranaque ka. Paranaque pa. Kaya advantage ah. Diba? Iniisip ko baka may factor eh. Hindi, lang talaga. Siguro mas okay din naman yung yung tawag dito, yung choice ko na doon talaga kasi hindi ko doon talaga ako magagamit eh. Kesa doon sa, malaking team. So sabi ko, dito na lang, malapit pa sa bahay, pili ko magagamit pa ako. So, ayun, nagtyaga lang talaga eh. Ipid sa gasolina, di ba? Hindi rin there eh. Traffic sa Better Living eh. Oo nga, yung service road. Bugbugan sa service road. Ngayon, tapos umabot. 3 years din ata ako sa Kia. Bago ako napunta ng Magnolia. Oh, 3 years. Oo, 3 years ka nga na yung star player dun eh. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest video.